Hi guys, nandito po ako para i-share sa inyo ang bagong update ni YouTube. Ito po ay napaka-bad news po ito. Kaya panoorin mo ito hanggang sa dulo. Keep on watching. Tungkol ito sa YouTube monetization and Google AdSense. Kaya kung baka saling humabol po tayo habang hindi pa dumating ang 2021. Ito po ay bad news pero may good news. Yung sinasabi kong bad news, ito yung iba ni YouTube yung requirement sa lahat ng mga YouTuber. Alam po natin na ang requirement ni YouTube para sa monetization ay 4,000 watch hour and 1,000 subscriber. Darating na 2021 ay magiging 5,000 watch hour and 10,000 subscriber. Kiyan, napakahirap po yan abutin. Kaya sa mga small YouTuber o sa mga nagbabalak dyan gagawa ng mga channel, gawa kayo na agad. Simulan nyo na pag hindi pa 2021, kasi lahat naman tayo naghahangad na makaroon tayo ng Google AdSense para kumita ang mga video natin. Sa mga katulad kong mga small YouTuber, ang payo ko sa inyo ay huwag po tayo mangwala ng pag-asa. Basta ipag-pray po natin na ma-monetize ang ating channel bago mag-start ang 2021. Sa mga katulad kong small YouTuber, mag-upload tayo ng mga mararaming video para kahit walang pakinabang na mga video, dapat i-upload natin para makadagdag sa ating mga watch hour yung mga views sa mga video natin, para madali natin abutin ang para hindi tayo umabot sa 2021. Kasi pag umabot tayo sa 2021, mahihirapan tayo ma-reach yung 5,000 watch hour and 10,000 subscriber. Kaya siguro nag-update si YouTube, kasi sa dami-dami na nagba-vlog ngayon, kaya ito ginawa ni YouTube na pataasin yung watch hour at subscriber. Katulad kong small YouTuber, add nyo po ako sa aking Facebook para tayo ay magtulungan, para mabilis tayo umangat sa ating mga channel. Nagtatapos ang aking video. Kasi buka pa sa aking YouTube, please subscribe and hit the notification bell for more video. And thank you and